Ipresinta ng Philippine Army sa publiko ang naging top 10 mula sa Officer Candidate School o OCS. Ang nasabing bilang ay ilan lang sa mahigit 100 college graduates na pumasok sa OCS upang magsilbi para sa bayan. Layo ng Philippine Army na ipakita sa publiko na mayroon silang training school para sa mga nagsipagtapos sa kolehiyo. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni Lieutenant General Romeo S. Browner Jr., Commanding General, Philippine Army bilang keynote speaker. Ibinahagi rin ng Officer Candidate School graduates ang kani-kanilang nais na departamento na mapuntahan kung mabibigyan sila ng pagkakataong mamili batay sa kanilang kagustuhan. Sa kabila nito, sinabi ng mga magsisipagtapos na kahit ano o saan man sila madestino ay malugod nila itong tatanggapin. Ayon kay Lieutenant General Browner Jr., ito ang kauna-unahang presentasyon ng Officer Candidate School upang mas makilala pa ang OCS tulad ng PMA. This is the first time that we are doing this, no? Presenting the top 10 to our media. And if you noticed, ginagawa na natin ito ng matagal dun sa PMA. Diba? Every time na magkakaroon ng graduation ang PMA, a week before the graduation day, we present the top 10. And more often than not, nandun yung members of the media, and pinipresent po natin ito sa buong bansa. No? Because we are proud of our graduates. Not just PMA graduates, but we are proud of our OCS graduates, the Officer Candidate School graduates. Pinaliwanag naman ni Commander Harold Cabunok ang kaibahan ng PMA sa OCS. Ang main difference ng dalawang program, sa Philippine Military Academy, you can be admitted out from high school. So, ang dito naman sa OCS, you must be a college graduate. Ang kagandahan naman dito, cost-effective siya in the sense na ang mga skills na nakuha na nila doon sa college, ginastusan ng kanilang mga magulang, ay directly magagamit after their one-year training.